Hello guys, good morning. Anong oras? Alas 4. Mga pay pagbata na mo. Nagigising na ako. Mga ano ko malis do. Ako yung ulan dito. Trabaho ko ngayon ay magdidilig. Ganyan. Ganyan pala dapat pag nagtanim ka ng halaman. Sa atin umbok natin sa puno, 'di ba? Halimbawa ito yung puno, tapos paumbukan natin 'yan ng lupa. Hindi pala dapat ganoon, dapat pala hugayin mo nang siya ng kunti. Tapos hugayan mo ng kunti, tapos itanim para pag naglagay ka ng tubig, na stuck yung stuck yung tubig diyan, hindi siya matagal matuyo. Kaya ganoon pala dapat kasi dahil mainit nga dito sa Saudi. Ganun dapat. Kaya mali pala yung pag-ano natin sa atin. Ganyan siya. Yan. Masarap to guys. Panghalo to sa tea. Yan. Mint. Mint din to. Pero ibang klase. Ito o, tingnan mo, bougainvillea. Diba? Ang ganda ng kulay. Ang liit pa na mga na. Ay, namulaklak na. Yan siya. Yan. Tanim ko yan. Ito tanim ko. Yan, tanim ko rin yan. Ito, binili to ng amo ko. Kamahal-mahal. Binili niya sa flower shop. Ang mahal-mahal. Tapos, matay naman. Tingnan mo to, oh. Ano to, eh? Ano nga to sa... Tingnan mo nga to. Ano to, eh? Yung pandan? Tingnan, be. Pares ba sa, ano? Sa Pilipinas? Ah, hindi. Iba. Gamo to, eh. Hindi, iba. Akala ko parang pandan talaga siya. Ayan, dito tayo naman. Ito naman. Ayan. Ayan, puro ano, buhangin. Lahat buhangin. Ang makikita mo, buhangin lahat. Ayan. Ito yung masra ng amo ko. Yan ang bahay sa masra nila. Nagbakasyon lang kami dito kasi... Dito kami nag-aid. Ilang araw na kami dito, 5. Kasi hindi pa kami umuwi ng bahay. Kaya dito kami nagtambay. Dito hindi na kailangan bumili ng kamatis. May mga tanim sila eh. Tingnan mo, bougainvillea. Ang ganda. Talaga pag may masra kahit sa Pilipinas, pag may farm ka, nabubuhay ka na, hindi yung ano, namili ka na kasi magtanim ka na. Pag nagtanim ka, okay na, sold na, magtanim ka ng kamatis, magtanim ka ng sibuyas, magtanim ka ng mas masipag ka lang. Yan. Ako nga dito, nakapagtanim ako yan, oh, tanim ko yan, dalawa. Ano yan, patatas. Patatas yan, tinanim ko. Ano na yan siya? Tinanim ko yan bago mag-Ramadan. 1 month. Yan ang hitsura. Yan ang hitsura ng patatas. Pag tinanim, nung tinanim ko yan, ano, yung bumili yung amo ko sa... bakala sa supermarket eh parang ano na eh, sira na eh, sabi ng amo ko itapon ko na daw. Ang ginawa ko, itinanim ko yun, nabuhay siya, dalaw, isang piraso yan eh, tapos hinati ko sa dalawa, yan na siya. Iwan ko kung may ano na yan, unod, anong tawag nun, may ano na unod.
inood sa Bisaya. Ayan, tingnan mo. Ganyan ang itsura ng patatas. Ganyan ang patatas. Ang taba pa. Didilig muna tayo. Ayan. Kailangan, pag nagdilig, yung tubig talaga, halimbawa ganyan ang tubig, papawan mo talaga yun siya ng tubig, hindi pwedeng dilig lang kagaya sa atin na wisik-wisik lang, ganun, di pwedeng ganun. Kasi parang pinapatay mo lang yung halaman. Kaya pag nagdilig ka, yun talaga, tingin mo yung tubig. O, umaapaw yan hanggang dito na. Kailangan hanggang dyan ng tubig bago ko lilipat naman ang talagang parang nalulunod na siya sa tubig. Yan. Yan siya. Kailangan malunod siya sa tubig. Yan. Oh, dito na tayo sa patatas. Yan ang itsura ng patatas. Ganyan siya. Tanim ko yan. Doon sa bahay, hinarbis ko na eh. Madami. Uy! Naputol! Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. Ayan. Alam mo yung patatas, pag namumulaklak na yan siya at or na ano na, ibig sabihin malaki na yung ano niya. Pwede mo nang ano 3 months, 4 months, 5 months. Okay na yan. Kasi doon sa bahay, 3 months lang eh. Ganito na laki yung parang kamao ko na yung ano laman. Meron ding maliit. Ganyan. Diba guys, kahit saan ka man, naputol na naman. Ang palya. Kakainis. Ayan, naputol ka na naman. Diba? Hirap na po ah. Ito na naman. Yan. Diyan nagpa-party lagi yan. Ito yan sa mga babae. Nilalagyan ko lang ng carpet. Tapos sa likod din. Ay, ito. Tanim ko rin to. Tingnan mo to. Yan, tanim ko rin yan. Yan ang sa English. Mint. Yan, mint. Yan, sa salita nila dito, sa Arabic, ano, nana. Tingnan mo, ganyan siya, guys, pag patubig ka, kailangan ng tubig. Yung umaapaw talaga siya, oh, ganun siya. Yun pa. Yung, di ba, hinom kayo yun, di ba, hindi, tingnan mo yung lupa. Di ba, yung, ano, parang, hinalukay mo na hinalukay, nilagyan ng ano pag tapos hindi siya pantay sa lupa kasi pag once nagdilig ka, halimbawa nagdilig ka, na-stuck yung tubig dyan, hindi siya agad-agad natutuyo. Kumbaga kahit isang araw pa, may tubig pa rin siya dyan. Yan, ganyan, diba? Diba ganyan? May ano pa rin siya, may tubig pa rin siya. Kumbaga, ipunuin talaga ng tubig para pag ano, kahit sobrang init ano pa rin siya, may tubig. Kaya dapat sa Pilipinas ganun ang gawin natin. Hindi pala dapat sa atin pinapantay sa lupa eh, pantay sa lupa tapos pinaumbok pa dito sa may puno, di ba? Hindi pala dapat ganun kasi pag nagdilig ka, kung umuulan, automatic yung tubig dadaloy lang, wala na, matuyuan agad ang halaman. Hindi pala ganun. Yan, mint. Yun, mint.
ganun din ang tatin din. Paliguan natin. Ang bangon niya, guys. Alam mo, ang bangon niya ng mint. Kahit hindi pa siya niluluto. Ako, gustong-gusto ko ito ginagawa kong tea sa umaga, sa harap. Minsan, hinahalaw ko sa gatas. Ang bango. O gumagawa ko ng juice minsan. Gustong-gusto ng mga ano? Ayan. Ayan, dito tayo. Ayan. Ito, alam niyo ba to? Sangig-sangig to eh, sa Bisaya. Sa amin, sa probinsya. Ayan, tingnan mo. Sabi, ang bang, di ba hinahalo natin to sa manok or ay sa, ano, sa baka? Para mabango yan. Sabi ng amo ko, hindi daw niya yan. Ano yan, just, sabi niya, ano yan, Jasmine, alam mo yan? Oo, panghalo to sa karne eh, mabango to. Sabi niya, mabaho lang naman yan, sabi niya. Wala, ano yan? Sabi niya, mabaho lang. Parang, besriha, sabi niya daw. Besriha lang daw. Mabaho lang daw. Ito naman. Naam! Ha? Aywa! Karban? Hello guys, naputol. Dumating ano kong lalaki, inutosan ako. Kaya naputol. Bye. Dito ako ulit sa kusina kasi dyan siya eh. Stay muna ako dito hanggat di pa dumating yung mama kong babae. Bye. Mamaya ulit. Bye bye, happy baby, happy tea. Bye.